ano po ang batayan ng Quran para masabi po na ang Quran po ang salita ng Diyos? Ano po yung batayan na binigay ng Quran? Sinabi mismo ng Allah sa Quran na ito yung salita niya. Di ba? Paano po, ano yung test po? Paano po natin, ano, by what standard po maitetest natin ang Quran, ang salita ng Diyos po? Di ba po may binigay siyang batayan? Ang sabi, ito po, ano ko na lang, i-confirm ko na lang po. Ang batayan niya po, pag makapagsulat ka ng isang sura na mas maganda kaysa dito, yun, hindi... Oo, oo, yung sabi ng Quran, isabing ganun, isa, kung sino man sa inyo na mga Kristiyano, mga Hudyo, at mga pagano, ang may pag-aalinlangan hinggil sa Quran, kung ito'y naming ibinaba kay Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay gumawa man lamang o katulad nito. Okay po, brother. Nang makatutulong na kahit na sino pa man upang magawa nyo ang inyong pag-angkin bukod sa Allah. Subalit kung ito ay inyo, hindi ninyo magagawa at bilang katiyakan ngayon at magpakailanman ay hindi nyo ito magagawa na kaya katakutan ninyo ang impyernong apoy na ang panggatong ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga yaong tumanggi sa katotohanan. So kung ako po, anong ba? Ay, sorry. Isang kabanata man lamang nakatulad nito. Okay. Halimbawa, brother, tingin niyo po ba posible na ang batayan po natin, halimbawa kasi yun po yung binigay ng Quran, syempre kung yun po yung standard niyo, yun po yung standard na pupuntahan natin. Kung ang tao po gusto niyang itest ang Quran, ang gagawin niya, susubok siya, gagawa siya ng panibagong surat, tapos itetest niya po kung mas maganda, tama po ba? Pwede pong gawin ng test ng tao yun, ano po? Okay. Pwede ako magpaliwanag, kapatid? Okay po, sige po. Ang mga propeta, ipinadala sila sa kani-kanilang kapanahunan batay sa kagalingan na kung saan sila ipinadala. Si Moses ipinadala sa kapanahunang napagaling ng kanilang magic at sa pamagitan ng baston ay tinapatan ito. Sa kapanahunan naman ni Jesus ay galing ang mga tao sa paggamot at tinapatan din sila sa pamagitan ng pagkakapahayag kay Jesus. Ang kapanahon ni Propeta Muhammad, magagaling ang mga tao sa pananalita. Very eloquent sila sa pagsasalita. So ipinadala ang Quran sa pamagitan ng propetang hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat para tapatan ang pinakamagaling at eloquent sa pagsasalita, yung tinatawag na balaga o tinatawag nating balagtasan, para tapatan ang ibig sabihin yung salita ng Quran. Subalit hindi nila ito natapatan kahit isa man lamang na talata o kahalintulad nito. Claim po yan, no, brother. Balik, ganun pa rin po ba? Halimbawa, ako po gusto ko malaman tama ba yung Quran. Ganun pa rin po ba ang paraan? Susubukan ko rin po ba gumawa ng surah para malamatest ko po yung Quran kung tama siya? Yes, kahalintulad na kinakailangan unang-una, marunong ka ng wikang Arabic, yung classical. At kahalintulad ng Quran. O, tapusin ko muna, ha? So, kinakailangan, marunong ka ng wikang Arabic at classical para matapatan mo yung isang kabanata man lamang o di kaya ay katulad nito dahil nung kapanahunan ni Propeta Muhammad, napakagaling ng mga Arabo at very eloquent sila sa pagsasalita pero hindi nila ito napantayan. Okay. Is wikang Arabic, hindi yung wikang Pilipino. By reason, brother, gagamit po tayo ng philosophy, ano po? By reason, bakit po hindi po ba subjective na sabihin na mas maganda ang Arabic kaysa po sa English o kaya sa Hebrew? Kasi po pag kung ako, ha, kung pakikinggan ko lang po, pwede ko naman po sabihin mas maganda yung Hebrew. Halimbawa po, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'avta, et Adonai Elokeka. Parang kumbaga po, may tamis din po siya. Kumbaga po, napaka-subjective po kasi na maging batayan na para masabi kong tama yung Quran, kailangan Arabic pa yung pagkakagawa ko, kailangan Arabic by reason po. Meron po ba kayong syllogistic? Halimbawa po, may premise, conclusion, na by reason, ang tao, marireason out niya po na kailangan Arabic para masabi nating maganda. Kasi po, claim po yun. Meron po ba kayong pang-substantiate po sa claim nyo na dapat Arabic? Okay, kapatid. Ganito yan, ha, para malaman mo. Ang lahat ng mga sagradong aklat ay ipinahayag sa mga matatandang wika na tinatawag nating mga semetikong lingwahe. Sa kapanahunan ni Moses, ito ay ipinahayag sa wikang Hebreo. Sa kapanahunan ni Jesus at sa kapanahunan ni Abraham, ang wika nila ay Aramaic. Ipinahayag ang mga kasulatan sa kanila sa wikang Aramaic.
sa kapanahunan ni Propeta Muhammad at sa kapanahunan ni Adam, ang wika ay wikang Arabic. So ipinahayag ang Quran sa wikang Arabic. At napakagaling ng mga tao. So ang panuntunan dito ay yung pagiging classical ng wikang Arabic na napakaganda at napakalalim at napakalawak ng kahulugan nito. So yun yung paghamon. At hindi lamang yun ang paghamon. Isa pang paghamon ay yung panalangin ng taimtim sa tunay na Diyos na nag-iisang tagapaglikha na hilingin natin ang sumpa sa sinumang nagsisinungaling. At umabot pa sa punto na hilingin natin ang sumpa sa sinumang hindi nagsasabi ng katotohanan. Ito yung DDA ko lang po kasi nawawala po tayo sa amin. Kasi po may binigay po kayong batayan. Yun yung batayan ng Quran, kapatid. Yun ang batayan ng Allah. Hindi po. Kaya nga po parang iisipin po kasi natin ano po yung dahilan kung bakit po Arabic. Kasi po sinabi niya, okay, dito kay Muhammad, eh ang palasak po ngayon na lingwahe, English. Bakit po hindi natin kayang ito sa English? Kasi po ang ibig ko lang po sabihin, kung ang batayan po natin, Arabic, may reasoning po yan. By reason po, ano? May premise, conclusion. Halimbawa, Arabic ang magandang lingwahe ay walang consonant letters. Walang consonant letters ang Arabic. Therefore, ang magandang lingwahe ay Arabic. Parang ganun po, hiningi ko po yung ganun by reason makukuha ng tao Arabic ang yung Arabic yung maganda. By Arabic natin itetest kung maganda ba yung literacy. Kasi po, claim lang po yung ginawa nyo. Hindi nyo po inisubstantiate yung claim nyo. Wala po kong ebidensya para i-back. Meron po ba kayong ebidensya para i-back ako na ang Arabic ang dapat gamitin? Ganito kasi yung kapatid, hindi lamang yung Arabic ang pinakamagandang salita. Sinabi ng Allah, ang lahat ng kanyang mga salita, tulad ng wikang Hebreo, na ipinahayag kay Moses, ang ipinahayag kay Jesus, kay Haring David, kay Abraham, at ang pinakahuli ang wikang Arabic. Ito yung mga salita ng Allah, kaya ito yung pinaka magagandang mga salita ng Allah. Saan po sinabi sa Quran na dapat po Arabic yung gagamitin na pang-test po? Kasi po yung sinabi nga, di ba, yung chapter, yun nga yung sinabi sa'yo, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina atu bisuratin min mithli. Sinabi po bang Arabic, brother? In dunillahi in kuntum sadikin. Walay yatamannahu abadan bima qaddamat. So yun yung ano, yun yung tinatawag na paghamon. Hindi po, sinabi po bang Arabic, brother? Kasi po para yes, lang, Arabic yun, kapatid, Arabic yun. Sinabi po niyang Arabic, Arabic daw po dapat yung gagamitin. Oo, oh, Arabic, yes. Pwede niyo po pang i-translate na sinabing Arabic yung dapat gagamitin po. Kung okay, kasi ganito yun ha, yung translation niya. Kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan hinggil sa aming ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ipinahayag yung wikang Arabic. Kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan hinggil sa aming ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ipinahayag yung wikang Arabic. Hindi pa po sinabi ni assumption. Teka po na sandali, makinig ka lang sa akin ha, kapatid. Kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan hinggil sa aklat na aming ipinahayag kay Propeta Muhammad. Okay, ano ba yung aklat na ipinahayag? Quran po. Oo, okay. Ay gumawa kayo ng isa man lamang kabanata na katulad nito o kapantay nito. At humanap kayo ng makatutulong bukod sa Allah para ibig sabihin mapatunayan nyo ang inyong pag-angkin. Subalit, ibig sabihin, kahit na kayo magtulong-tulong lahat, hindi nyo ito mapapantayan na kung kaya, katakutan ninyo ang impyernong apoy na ang panggatong ay mga tao't mga bato na inihanda para sa mga yung tumanggi sa katotohanan. So, yung paghamon doon, yung Quran. Pero wala po sinabing Arabic. Halimbawa po, kasi yung Arabic nga yung Quran, kapatid eh. Okay kapatid. Ka lang? Hindi po, tama po, Arabic yung Quran. Tama po, hindi ko po dinidispute yun. Ang tanong ko po, meron po kasing ano, meron pong Bible, ano ko na lang po para ma-shortcut po. Meron pong Bible scholar
Ang pangalan niya po Mike Licona, pwede niyo pong i-search. Kinasa niya po kasi yung hamon na gagawa siya ng sura. Ito po yung ano niya, Sura 111 po. Ang nakalagay dito, translation na brother. Kasi tingin ko naman po yung Diyos siguro aalaw niya yung translation. May the hands of Abu Lahab perish, his wealth avails him not, or not tubig. Okay, go ahead, brother John. Sabi po dito, may the hands of Abu Lahab perish, his wealth avails him not, nor what he has earned. He shall enter a blazing fire, and his wife carrier of firewood, upon her neck is a rope of palm fiber. Yun po yung sura. Sabi niya po, ah, okay pala, yun pala yung sura. Quran 111 po. Sabi niya, okay, sige, try niya po. Sabi niya, ito po yung ginawa niya. God will execute perfect justice on those who oppose him, but he is merciful to all who love him. The Lord repays the bad and good accords to those by where they stood. So ito po, batay po dito, paano po natin masasabi na yung sura ng Quran mas maganda sa ginawa po ni Dr. Licona? Meron po bang batayan para masasabi po natin, ah, mas maganda to? O subjective lang po yung sasabihin ng batayan? Ganito po kasi kapatid, ah, pag binasa mo yung Arabic niyan, ala ta'ala, audu billahi minash shaitanir rajim, tabbat yada lahabi. Basahin ko muna rito ha kasi. Tabbat yada. Anong chapter yung kapatid? 111. Al-Fatiha? Hindi. Ito yung nakalagay na tinatawag na Al-Masad. Sabi rito, sa wikang Arabika, tabbat yada abi lahabi watab. Maagna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla narang data lahab. Wa mra'atuhu hammalata al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Makita mo yung pagkakasulat niya. So, ang paghamon dito ay sa wikang Arabic at hindi sa wikang English. Sige po, brother, siguro po matagal na naman po yung malalaman po nila na wala po dun sa ano yun. Kung halimbawa po na lang, by reason na lang po, ano, by reason na lang.